Mamshi, nandito na naman tayo sa ating segment na Pray Mamshi, The Secret File. Meron po tayong isang kababayan, isang OFW na nagpadala sa atin ng kanyang liham. I-share niya ang kanyang buhay pag-ibig. Blessed day po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Nemo. Nais ko po palang ibahagi ang dalawang dekadang paghihintay ng pag-ibig ko sa isang nakilala ko at anak ng isang barkada sa amin ngayon. Ang babaeng pinatibok ang aking puso, pero di ko napagtapatan ng aking pag-ibig. Tawagin natin siya sa pangalang Blessed Hawk. Ang babaeng minahal at minamahal ko hanggang ngayon. Masasabi kong torpe po ako noon kasi hindi ko man lang nasabi ang nararamdaman ko sa kanya. Hanggang isang araw, nalaman ko na lang na mag-aasawa na siya. Grabe ang lungkot at panghihinayang ko noon. Gayon pa man, ay ginalang ko pa rin siya at minahal ng lihim. Kahit bawal na siyang mahalin. Itinago ko siya sa puso ko at pinahalagahan. Lumayo na lamang muna ako para makalimot sa sakit. Pero hindi ako sumuko. Sinabi ko sa magulang niya ang aking nararamdaman para sa kanya. Kahit alam kong huli na ang lahat. Pinayuhan ako ng magulang niya na mag-asawa na lang ako ng iba. Kasi alam ko naman na hindi na talaga siya pwede. Kasi nakatali na siya. At yun na nga, sinunod ko na lang ang magulang niya. Kasi mali naman na ipilit ko ang sarili sa kanya. Nag-asawa ako ng biglaan. Meron kasi akong isang babaeng nakilala na parang binigay ni God. Kahit wala akong nararamdaman na pagmamahal, ay pinakasalan ko siya. Nagbunga ang aming pagsasama at wala naman akong intensyon na mabuo ang lahat. Kasi walang oras na di kami nagbabangayan ng asawa ko. Kaya naman, nag-decide na lang ako na mag-abroad. Almost 15 years na akong nasa abroad, pero wala pa rin pagbabago. Palagi pa rin kaming nag-aaway ng asawa ko kahit na malayo na ako. Last 2015, sakto na 15 years na, nawala sa isip ko ang babaeng tinago ko sa aking puso. Pero nandoon pa rin yung pag-ibig ko sa kanya. Na-engrave. Naukit ko na. Naukit ko na siya sa aking puso. Hanggang isang araw, nakita ko siya sa Facebook. Matagal na rin kaming friend sa Facebook, pero dahil paiba-iba siya ng account. At ganun din naman ako, kasi nga hindi pa kami sanay sa Facebook. Nagkaroon kami ng communication, nabuhay ang aking puso. Kuya ang tawag niya sa akin. Dati ko kasing classmate ang atin niya noong high school. Lagi ko siya noong lihim na kinukumusta sa kanyang mga kapatid, magulang,
bukang bibig ko siya palagi kapag ka nagpupunta ako sa kanila. Siya palagi ang hinahanap ko. At tamang-tama ang timing. Hindi ko alam kung pinag-aadya talaga kami ng tadhana. Nalaman ko na hiwalay na pala sila ng asawa niya. Naglululundag ako sa tuwa. At ayon, hindi ko na siya tinigilan. Nagchat-chat kami palagi, kumustahan, at video call. At inumpisan ko na rin manligaw sa kanya. At tama rin noon na nandun din siya sa Saudi. Nagtatrabaho siya bilang isang kasambahay. Kaya yung oras namin ay tama lang kasi pareho kami ng lugar. Natutuwa ako pag pinaparamdam ko sa kanya ang aking pagmamahal. Yung pagmamahal na naantala noon. Ngayon, nasasabi ko na sa kanya. Nagtapat ako sa kanya noong May 2016, kung di ako nagkakamali. Sinagot niya ako at naging kami. Nagsimula kaming magplano at syempre masaya. Kahit di kami nakikita ng personal kasi nga bawal sa pinapasukan niya. Nang magkaroon kami ng pagkakataon na magkita, napakasaya. Mahaba ang kwento, maraming magagandang alaala na nangyari sa amin. At hindi ko makakalimutan yon. Pagdating ng 2018, nagkahiwalay kami. Kasi nalaman ng misis ko na may karelasyon ako. At nag-away kaming dalawa. Hiniwalayan ko ang misis ko, pero para sa mga anak namin, nagkasundo kami. Umuwi ang aking mahal na si Blessed Hawk sa Pilipinas noong 2018. At nalungkot na naman ako. Umuwi na rin ako para malaman ko kung babalik pa siya at mag-work. Pero nalaman ko na babalik siya at magtatrabaho bilang housekeeping ulit dito sa Saudi Arabia. At yun na nga, nagkaroon kami ng pagkakataon na magsama dito sa Saudi. Patago ang aming relasyon kasi ayaw ko din na malaman ng kanyang mga magulang na nagsasama kaming dalawa. Bago po pala siya bumalik ng Saudi, humingi siya sa akin ng konting tulong at tinulungan ko naman siya. Medyo malayo ang kanyang trabaho sa lugar kung nasaan ako nagtatrabaho. Pagbalik na pagbalik niya dito sa Saudi Arabia, kumuha ako ng bahay at kami nga ay nagsama. Kahit na malayo ang kanyang tinitirahan sa akin, gumagawa ako ng paraan para magkasama kami ng aking mahal. Bumuo ako ng plano. Isang sekretong plano para sa aming dalawa. Dahil gusto kong isurpresa ang aking Blessed Hope. Nag-iipon ako ng palihim at masaya kaming nagsasama. At wala siyang kaalam-alam sa aking mga sorpresa.
sobrang saya naming nagsasama. Grabe, sobrang pananabik namin sa isa't isa. Nakaplano na ang lahat-lahat sa amin nang bigla namang nagkaroon ng ganitong pangyayari. Yung pandemic na hanggang ngayon nararanasan natin. Naantala ang plano ko. Pero di ako sumuko. Kahit na nahihirapan na raw siya kasi nga malayo kami sa isa't isa, hindi ako sumuko. Dahil alam kong maayos ang sitwasyon at kapag natapos na itong pandemic, ang binukong plano at sorpresa sa kanya ay mangyayari. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, isang araw, bigla na lang akong naka-receive ng message sa kanya na ayaw niya na raw sa akin. Ako pala yung masusurpresa. Tatlong araw na di ako nakatulog, nakakain sa nangyari. Ito po pala yung mga plano ko para sa kanya. Papakasalan ko siya sa Saudi Arabia. Bibilhan ko siya ng salon na shop para pang negosyo. Pagninegosyo kaming dalawa. Nakalatag ng lahat na iyon. Hinihintay ko lang yung October kasi release na ng mga papers namin. Pero nalaman ko na lang na meron na siyang iba. Halos 2 buwan lang kaming nagkahiwalay. Ang bilis niyang makamove on. Meron na agad pumalit sa akin. Sobrang saklap at sobrang sakit. Kaya ang hirap kong makapag-move on. Pero hindi ako huminto. Gumawa ako ng paraan para bumalik siya sa akin. Naghahabol ako. Para akong naghahabol sa isang hangin. At ang masakit pa. Bigla ko na lang nalaman na nagbabalak na silang ikasal. At ang lalaking iyon ay isang Muslim at Egyptian. Nakakalungkot kasi bago pa lang niyang kakilala. Pero bakit ganon? Magpapakasal agad sila. Ang bigat-bigat ng kalooban ko. Pero hindi ko nagawang magalit sa kanya. Then one night, na naginip ako. Sobrang pangit ng panaginip. Feeling ko isang pangitain ito. Kaya kinausap ko ang lalaki at sinabi ko ang lahat sa kanya na nagsama kami ng babaeng minamahal niya. Ang babaeng gusto niyang pakasalan. Nagalit yung lalaki at inaway niya ang aking mahal. Hindi niya man lang pinaglaban yung pag-ibig niya kay Blessed po kung talagang mahal niya ang babaeng aking minamahal. Sa kabilang banda, nagalit din sa akin si Blessed po. Dumating pa sa point na isinumpa niya ako sa guard sa buto ang galit niya sa akin dahil sa nagawa. Pero patuloy ko siyang mamahalin.
habang ako'y nabubuhay. Kamatayan lang ang makakaputol ng pag-ibig ko sa kanya. Sabi nga, till death, do us part. Hanggang ngayon, humihingi ako ng tawad sa kanya at pinagpipray ko na sana maliwanagan siya sa mga pangyayari. Ako naman gumagawa pa rin ng paraan para ma-message ko siya. Ganon siya kahalaga sa akin. Hindi ko siya pababayaan at hindi ko hahayaan na mapahamak siya. I know someday, mauunawaan niya ako kung bakit ko yung ginawa. Napakasakit sa akin yung nararamdaman ko sa kanya, pero mas masakit kung makita ko siyang nasasaktan. Hindi lang emotional, pero physically, ng magiging asawa niya. At ayokong balang araw magsisi siya at magsisi din ako na hindi ako gumawa ng kahit anong paraan para hindi matuloy ang kanilang kasala. I know ang lahat ay kayang baguhin ng Diyos ang lahat ng sitwasyon. Darasal ako na sana mawala yung galit niya. Kahit pa isinumpa niya ako, kahit 1,000,000 niya akong itakwil o isumpa, pinapanalangin ko sa Diyos ang lahat ng bagay. Pinagpapasa Diyos ko na sana dumating ang time na mapatawad niya ako. Kung sakali man na ilaan ng Diyos at bumalik siya sa akin, handa ako kasi hindi naman ako magbabago. Ang pag-ibig ko sa kanya ay panghabang buhay. Yung mga plano ko ay itutuloy ko pa rin. Paggagawan ko siya ng bahay, tutulungan ko siya sa negosyo niya. Hihintayin ko lang ang tamang panahon. Pagka pinaghirapan ang pagyaman, iba ang kasayahang dulot na to sa'yo. So hanggang dito na lang, Rhea Mamshi. Ito po ang kwento ng 20 years na pag-ibig ko. P.S. Kung nakikinig ka or nanonood ka, Blessed Hope, this message is for you from Sir Nemo. Once again, I apologize 1,000,000 times sa'yo, Blessed Hope. No matter what happened, I'm always here for you. Till death, do us part. Mamahalin kita habang ako'y nabubuhay. Maging sagad man ang iyong galit sa akin, isumpa at itakwil mo man ako, mamahalin at igagalang pa rin kita. Kasi mataas ang tingin ko sa'yo. Ikaw ang queen, reyna ng buhay ko. I love you and God bless to you. Love, Nemo. Ayan, mga pagpagsubaybay ng aking Rhea Mamshi, The Secret Files. Nakakalungkot yung kanyang story. Minsan talaga sabi nga, kapag ka nagmamahal ka, it's okay, sabihin mo habang maaga pa na mahal mo yung isang tao. Kaysa dumating yung time na you will regret for the rest of your life. Sa story nila, si Sir Nemo ang medyo hindi lang talaga maganda.
is meron siyang family, pero dahil nagkasundo na sila para lang sa mga bata, which is very important sa mag-asawa or sa taong naghihiwalay na huwag kalimutan yung responsibility nyo sa inyong mga anak. Ang sarap mong magmahal sa inyo mo, sana all. Pero medyo against ako doon sa ginawa mo na kinausap yung lalaki para hindi matuloy yung kasal. Pero dahil it's your decision, diba? Kasi nga, may nakita kang pangitain sa tingin mo, kaya mo ginawa yun is for the sake of your love na si Blessed Hope, para sa kaibubuti niya. Well, anyway, hangad ko ang kasiyahan mo na sana dumating yung time na mapatawad ka ni Blessed Hope. Kung hindi man maging kayo, sana makapag-move on ka na rin. Kung darating yung time na wala talaga, hindi ka talaga hayang balikan or mahalin ni Blessed Hope, kailangan mo siyang ipaubaya. Kasi ang pagmamahal, pagmahal natin yung isang tao, kahit gaano pa natin siya kamahal, kung hindi naman siya masaya sa atin, kailangan mo siyang ipaubaya. Yung pagmamahal na ipinaglalaban mo na nakakasakit ka na ng ibang tao, it's not love. Selfish ang tawag doon. Tama yung ginagawa mo. Keep on praying na sana mapatawad ka. Pero sana tanggapin din natin minsan ang ating pagkatalo. Alam ko sobrang sakit sa'yo ang nangyayari. Pero minsan, kailangan din natin ipag-pray kay Lord na kailangan natin mag-let go ng tao nating minamahal, na tulungan tayo. Gabayan tayo kung paano natin matatanggap sa ating sarili. Na ipaubaya natin yung tao nating minamahal. Ayan. I hope, sana dumating pa rin yung time na magkaayos kayo at maging kayo. Keep on praying. Ayan. Maraming salamat sa pagtitiwala, Sir Nemo, and I wish you all the best. And I also pray for you na sana yung sugat na dulot niya ay mabilis na maghilom. Ayan. Maraming salamat sa inyo, guys. Thank you for watching, and sa lahat ng mga gusto pong magpadala ng kanilang lihang pag-ibig, sumulat po kayo sa aking FB page na YTC Rhea Mamshi Rakitera. Maraming salamat, guys, sa inyong pagsama. God bless everyone. Bye! Love you all.